Okay guys, so quick review lang natin tong Aerowick floor pump, ano? Ayan, ito pala yung model niya. Floor FP08. High pressure na floor pump. So yung body nito is alloy. Medyo mabigat lang, pero matibay naman. So inandis sa likod. Ito. So ito yung maximum niya, no? 120 PSI. Kaya yata sa motor to. So, ito yung maganda rito tsaka nagustuhan ko. Yung ibang pump kasi, is babalik ta rin mo dito sa pito niya eh. Para lang, tatanggalin mo yung sa nasa loob nito tsaka babalik ta rin. Para mag-switch ka sa Presta tsaka Scrader valve. Pero ito maganda, dalawa na yung butas eh. Naka-separate sa Scrader tsaka sa Presta valve. So sabi dito, kailangan daw ano, lagyan ng lubricant ano, kapag tumagal na. So normal lang naman yun kapag kakagamit. Kasi matutuyo na yan eh. So yan. Tanggalin na ba natin ito? yan. So ito yung sa pinaka-pito niya ano. Ito. So baliktad yung ano nito. Yung pag ilalak mo na yung pito. Yung iba kasing ano, yung mga hand pump ngayon is baliktad pag ganito. Papunta ganun. So ito naman pag ganun yung lalak mo. Ganyan. So ayan. Ayan, nakalak na yung ganyan. Tsaka meron siyang kasama nitong mga ito. Pito. Pito para sa dalawa te. Pito para sa balloon tsaka sa mga bola ata to. Tapos meron siyang dito sa baba, meron siyang ano. Ayan, gauge. Laki. Laki na gauge, oh. 120. Ewan ko bakit may 160 dito. Pero sabi sa kanina, hanggang 120 lang dapat. Hindi siguro kakayanin pag umabot ng 160. So, balik muna. Diyan na lang yan. Ibigilid natin. So, try natin dito sa gulong ko ngayon, ano? Yung current na gulong ko, ngayon is maxi space na 2.10. Ayan. Yan yung gulong ko ngayon. So, tatry natin gamitin dito kung gaano kabilis mag-pump. Kasi ito yung gamit ko ngayon. Ito yung ginagamit ko pag long ride. Ito. Hand pump. Mahaba naman to, pero mapapagod ka pa rin eh. Mapapagod ka. Sasakit yung mga braso mo rito, kakabomba. Eh, hindi maganda pang maintenance eh, pag kunwaring ano, nagme-maintenance ka lang sa bahay. So, yan. Ito, try natin to, kung ilang gano'ng kabilis. So, try muna natin inflate tong ano, i-deflate tong interior na gulong natin. Ayan. Tsaka yung mahirap din pala sa dito sa hand pump na ginagamit ko ngayon ito. Is ano, medyo mahirap makakuha ng mga 40 ano, 40 PSI. Kailangan ma, ano eh, medyo matagal bago mag 40. Ito try natin dito, baka sakaling mas mabilis. Ayan. Ayan, flat na siya. So, lugan lang natin tong ano nito. Ayan. Ito yung cover valve diyan muna. So, dahil nakalock yan, dapat nakaganito muna, no? Bago nyo ilagay para pumasok. So, ito yung sa Presta niya. Presta valve. Scrader yung isa, no? Yung makita. Hindi makita. Yan, ito yung saya gagamitin natin. Presta Scrader to isa. So, ito yung gagamitin natin. Pasok na natin. Ayan, pag napasok mo na, ilalak mo na dito para kumapit. Kailangan din pala ikutin to, ano, para lagi lang humigpit. Talaga. Ayan. Tapos, lock natin. Ayan, nakalock na. Ayan. So, tatry na natin ano to, kung gaano kabilis nga ba. Okay. So, first pump natin. Oopsie, parang may mali ah. Tama ba yun? Okay, dalawa, tatlo,
Ano, lakas ng hangin, no? Tatlong pump pa lang, ang dami na. Apat, lima, anim, pito, eight, nine, ten. Yan, nakaka-tent na tayo na pump. Ayan, no? Ano na? So, tingnan natin yung sa PSI. Yung PSI nito eh, hindi ko alam bakit ganito eh. Try natin bumbahan. Ayan, oh, hindi pa gagalaw eh. Natry ko na kasi to nung nakaraan, kasi naplatan ako. Tsaka lang to, ano eh, gagalaw ko pag nasa 40 na yata yung ano mo. So, try pa rin natin. Ayan, pump na. 13, let's see. Dapat abakan nyo rito, ano, para di gumalaw. 14. Okay, recording na. Asensya na guys na ano eh, na memory port tong recorder natin naputol. So kanina ano, gumalaw to kanina eh, umabot ng mga 20, bandang 14 pump ko. Mga 15 na pala kanina, gumalaw. So naputol kasi yung recording eh, na memory full na kasi ako. Kaya bumalik ako, nag-delete muna ako ng files. So, umano na ulit. Try natin. Hindi ko pa naman dinagdagan to. Ito pa rin yung sa kanina. Oops. Ayan. Medyo malambot pa rin eh. Pang 14. 15. So, try ulit natin. Subukan. Oops. Ayan. Nakulangan na. So, try natin. I-maximum ng, 40 PSI. 16, 17. Ayan, gumagalaw na yung PSI niya. Ayan, papunta na ng ano. So, mga nakaka-20 plus na tayo na pump. So, parang ano eh. Kung accurate yung nakalagay dito sa gauge na mga malapit ng 20 eh. So magte-20 na pump na yata yung ano ko. Ibig sabihin mga maximum na kada bomba mo mga 1 point something na PSI yata yung kaya niya kada bomba. Gigilid na natin. So try na natin ba ano. Ayan o. One hand lang yung ginagamit ko eh. Kapag dalawang pag dalawang kami siguro mas mabilis pa 'to bubumbahan. Ah. Paano maigi? Kamay ko, kabila naman. Tigas. Ah. Ano kasi 'to, guys? Tong floor pump kasi dapat dalawa talagang kamay ginagamit dito, ah. Sa dito tsaka dito. Di ko kasi maano eh. Sandali. Try natin. Alay. Yan. Lagay na lang natin dyan para dalawang kamay. Tignan na lang natin yung PSI niya. Oh, bilis oh. Mas mabilis pala pag dalawang kamay. Ayun no, nasa 40 na agad yung ano. Wala, nag 40 na agad yung ano eh, yung PSI. Dalawang kamay pala dapat para mabilis. Lagpasan pa natin na onde para mas matigas. Ayan. 40 na guys. Bilis. 40. Ilang ang tigas eh. Ayan, pwede na. Oopsie. Ay, hirap tanggal niya. Ayan. Kita na natin ito. Ayan. Yan lang pala kailangan, ano? Dapat pala dalawang kamay para, ano, para mas mabilis. Yun. So, mga nakaya 30 yata tayo na pump bago napunta sa, ano, lagpas. Baka 40 na pump eh, bago napunta dito.
Mabilis na rin yun, tsaka ano. Siguro pag dalawang guys, mabilis eh. So, yun yung review natin dito sa pump, guys. So, ano tingin nyo? Kasi sa price na ito, ano eh, sa online, mga nasa 700 to 700 plus, around 700 price nito. So, sa tingin nyo, sulit na ba ito sa 700? 700, ano? Sulit na nga ba? Para sa akin, parang sulit na eh. Ano tingin nyo, guys? So, yun. Kung ano, may ma-share kayo about dito sa mga nakagamit ng pump na to. So, share nyo naman para sana lang magtagal to sa akin, ano. Ayan. Bagong-bago pa lang to, ayan. Dito pa yung ano eh. Pangalawang beses ko pa lang gagamitin to ngayon. Sana lang magtagal. So, ayan. Na natin dito. Ayan. Aerowick floor pump. Model niya is FP08. Ayan. So, salamat sa panonood.